Good morning everyone! Welcome back to our channel! Isang maulap na umaga po dito ngayon sa amin guys. So nakikita nyo ang langit maulap. Kaninang madaling araw guys ay umaambon, kaya yung mga dahon, tingnan nyo yung mga dahon ng mga dendrobiums ko, mamasa-masa pa dahil sa ambon kanina. For today's video guys ay pag-uusapan natin ang tatlong tips kung paano aalagaan ang mga dendrobium orchids. So kung kayo ay tulad ko na mahilig mag-alaga ng mga dendrobiums or kahit anong orchids, please stay tuned at pag-usapan natin dito sa garden kung paano aalagaan ang mga ito. Una, dendrobiums like to be in a small pot. So ayaw nila nang nakalagay sila sa malaking pots tulad nito. Ayan, ilagay ko lang sila guys sa maliit lang siya. Maliit lang na pot ang ginamit ko. Kasi ang mga dendrobiums, mas dumadami sila kung masikip yung pinaglagyan nila. Hindi tulad nito guys, ayan, nilagay ko sa malaking pot. Pero matagal na to siyang nandito sa malaking pot, pero hindi siya dumami. Ayan o, ganyan lang siya. Hindi talaga siya dumami, matagal na siya dyan. Hindi tulad nito, ayan, bagong tanim ko pa lang ito guys. Pero ayan, tingnan nyo, mabilis siyang dumami. So yun ang unang bagay na ang dendrobiums, ayaw niya nang nakatanim sila sa malaking pot. Pangalawa, ang dendrobiums guys ay ayaw nila nang palaging dinidiligan. Kasi they are more tolerant on dry soil or any kind of media kesa na over yung overwatering. So ako ang gamit ko, kukupit, kukukubes at uling at saka may bato rin. I-check mo na yung nila, yung soil or yung media kung basa pa, kasi kung basa pa tulad nitong kukukubes, mabilis tong mag-absorb ng water. So kailangan mo nang i-check kung tuyo na talaga bago siya diligan uli. So kailangan twice a week lang sila dinidiligan, dahil kung ma-overwatering naman ay yun ang cause kung bakit mabubulok yung mga yung mga roots nila at pati ang stem na bubulok din. So yun, mostly sa mga dendrobiums ay meron silang water storing pseudobulbs, so hindi sila kailangang diligan araw-araw dahil meron na silang naka-store na water sa katawan nila. Tapos isa pa guys, pag nag didilig tayo ng mga dendrobiums ay huwag nating diligan sila mula dito sa itaas, dahil ang tendency niyan pag napapasukan yung dahon dito sa gitna tapos hindi matanggal yung tubig, isa din yun sa cause kung bakit nabubulok yung dahon, tulad sa nangyari dito sa isa kong dendrobiums. Ayan o, hindi ko napansin na napasukan pala siya ng tubig, so yung dahon na nasa gitna tulad nito nabubulok, kaya ayan, tinanggal ko na lang. Tulad ngayon na tag-ulan, tinitingnan ko kung wala bang makapasok na tubig, dahil pag meron, mabubulok talaga yung buong stem niya. So yun, kung magdidilig, dito lang sa roots banda, wag dito sa itaas. Number 3, dendrobiums needs lots of sunlight but not direct sunlight. Bakit? Ang mga dendrobiums ay nasusunog kung masyado silang exposed sa sunlight. Tulad nito guys, ayan, nasusunog siya. Dahil dati ang pinaglagyan ko nito ay doon sa hindi masyadong naaarawan. Tapos nung nilipat ko, syempre hindi pa nakapag-adjust yung dahon, kaya ayan, nasusunog siya. Pero meron namang mga dendrobiums na tolerant sila sa direct sunlight. Tulad nito, ayan, matagal ko na silang nilalagay dyan, hindi naman sila nasusunog. So meron lang certain species of dendrobiums na hindi sila tolerant sa direct sunlight. So it's better na shaded yung pinaglagyan natin ng ating mga dendrobiums. Dito naman sa amin guys, dati nilalagay ko sila doon banda. So nilagay ko sila doon banda kung saan hindi sila makakakuha ng direct sunlight, dahil natatabunan sila sa bahay namin. Tapos nilagyan ko pa ng net sa itaas. So kumbaga insufficient talaga yung light na nakukuha nila. So ang ginawa ko, nilipat ko sila dito banda kung saan
makakatikim sila ng araw. Dahil doon kasi guys, hindi sila masyadong naaarawan. Tanghali na tapos ano pa, may net pa sa taas. So hindi sila masyadong nagbloom. Hindi sila tumataba, hindi namumulakla. Kaya nilipat ko sila dito banda. So yun lang ang tatlong tips na maibibigay ko sa ngayon guys. Dahil marami pang dapat malaman kung paano alagaan ang mga dendrobium. So sa ngayon, yun lang muna ang maibibigay ko.
That's all for now guys, dahil umaambon na. I hope may natutunan kayo dito sa video ko, and I hope you enjoy watching this video. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to our channel. Bye bye everyone!